Okay, so good morning, grade 12. So pasensya na, mali ako nang na-record kagabi. But this time, general physics na talaga. So, tawag dito, introduction to ng physics and yung mga basic knowledge about physics or about measurement. So, medyo bilisan natin, but pinaka-cue nung discussion na to is yung conversion. Sana naman ma-master nyo yung conversion kasi talagang gagamitin natin yun sa almost lahat ng lesson, even sa chemistry. Okay, so tanda maigi. So una, introduction to physics. Science is a systematized body of knowledge that is based on facts gathered through observations, experiences, and experiments in order to formulate a verifiable conclusion or law that serves basis technology, blah blah blah. So science yan, tapos yung mismong science, ayan, syempre siya yung pinaka general, pinaka nasa taas, and then nahati siya sa tatlo, social science, applied science, and natural science. So nahati yan, yung science nahati siya sa again tatlo, social, applied, and natural. Yung natural, nahati naman siya sa dalawa, biological and physical. So, yung physical science, nandyan yung physics. So, dyan tayo nakapaloob. So, lahat yan, biruin mo, pati yung mga social, applied science, lahat yan, science. Lahat yan, may pinanggalingan. Lahat yan ang finormulate using systematized body of knowledge. And yun, talaga may pinanggalingan lahat. Diba? Hindi naman porke science, puro biology lang, puro chemistry lang. Hindi. May political science. Diba? May social science. Diba? So, ayun. So, yung physics naman natin, nahati naman siya sa dalawa. Classical and modern. Ayan, so, ayun yung mga classical natin. So, mechanics, the study of force acting on bodies, whether at rest or motion. So, may tatlong klase, statics, kinematics, and dynamics. Pag sinabing static, tandaan lagi at rest. Pag sinabing kinematics, motion. Dynamics, on motion and forces that affect it. So, mas malalim lang, pinalalim lang na kinematics. Acoustics, malamang about sa sounds. Optics, about sa light. So, physical optics, physiological optics, geometrical optics. Thermodynamics, from the word itself, thermo, about temperature or heat. Electromagnetism, so malamang electricity and magnetism. Electrostatic, o sinabi naman static, rest yan. Dynamics, ibig sabihin gumagalaw. Halos same lang naman sila ng kinematics, mas malalim lang yung dynamics. So, magnetostatics, ayun, at rest na naman. Next, sa modern physics, so yan yung classical. Yung classical, yan yung mga unang pag-aaral about physics, yung mga sinaunang lesson. Kaya karamihan dyan, alam natin, tsaka included sa mga science subjects natin. Ito mga modern, ito yung mga bago. Bagong tuklas lang, mga madami kasing scientists, so aral sila ng aral, man nila di-discover pa sila. Diba? So, sa modern physics, ano siya? Number one, atomic and nuclear physics, study of components, structure, and behavior of nucleus of an atom. Ayan, atomic eh, kasi yung mismong atom yung pinag-aaralan. Quantum physics, ito ata yung nasa, ano eh, tawag dito, Ant-Man, diba? Quantum realm. Quantum physics, the study of discrete nature of phenomena at the atomic and subatomic level. Its focus is on the indivisible units of energy called quanta as described by quantum theory. So, mas malalim pa kung ito atom, dito pinag-aaralan niya yung atomic and subatomic levels. Next, relativistic physics, the study of phenomena that take place in a frame of reference that is in motion with respect to observer. Yun, relativistic physics. So, mga mas ano lang, yun, kagaya yun, no? Motion lang naman din yung pinag-aaralan. Pinalalim lang ng modern physics.
solid state physics, the study of all properties of solid materials. So malamang solid state nga, kaya solid materials yung pinag-aaralan dyan. Condensed matter, the study of properties of condensed materials, malamang, with the ultimate goal of developing new materials with better properties. It's an extension of solid state physics. So, magiging topic natin yun sa chemistry. Hindi naman lahat ng compound, di isa lang siya ng state eh. Parang yellow or H2O, pwede siyang solid, yellow, pwede siyang liquid, tubig, pwede siyang gas, yung hamog. Diba? So, marami ring ibang elements or ibang materials na pwedeng ganun. Diba? Best example, yung diamond. Diamond is carbon lang. Carbon lang. Literal na carbon lang yung diamond. But, in different state. Diba? So, plasma physics, the study of fourth state of matter. Low temperature physics, the study of production of maintenance of temperature down to absolute zero. The various phenomena that can occur only such temperature. Basic. Ito naman, dito tayo mag-focus, measurement. So, ito yung mga conversion. Ayan, pati sa baba. So, una, sa measurement, ito yung mga klase natin ng measurement. Length, haba. Ano yung SI unit dyan or yung pinaka unit na ginagamit sa mga problem, meter. Mass or yung bigat or yung nilalaman ng isang bagay, kilogram yan. Temperature, Kelvin yung unit natin. Time, second yung time natin. Amount of substance, mole, sa chemistry maaaral natin yan. Electric current, ampere, sa seconds maaaral natin yan. Luminous intensity, candela, hindi pa natin ano yan. But, marami pang ibang quantity, but ito yung mga basic quantity. Length, mass, temperature, time. Okay? And ito naman, conversion table, or yung mga prefix na gamit. Diyan yung nakuha yung kilogram, hectogram, decagram, decigram, centigram, milli or millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer. Diyan yung nakuha yan. Okay? Tandaan yan mamaya sa conversion. Ang pinakamahalaga dyan, yung pagkakasunod-sunod nila. Ayan o. So, kunwari, eto ka, gram. Pag napunta siya sa decigram, mas mali, dinedivide mo siya sa negative 10 raised to negative 1 or dinedivide mo siya sa 10. Or isang 0 yung pagitan nila. Pag minub mo pa siya dito, kinonvert mo pa siya centigram, another 0. So, dalawang 0 yung pagitan nila. Pag nilagay mo siya dito sa mili, tatlong 0 na yung pagitan nila. Medyo hindi gets, diba? But ganun yung mangyayari dyan. Ito best example. Ilang ml meron sa... I'm sorry. Hindi pala dyan. Ilang ml meron sa isang liter? Bilangin mo lang kung ilan yung 0. From here to here. So, 1, 2, 3. Ilang 0? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 1,000 milliliter. Tatlong 0 yung pagitan nila. Tandaan nyo lang, na tawag dito, etong mga nasa taas, yan yung malalaking value, nasa baba, yan yung maliliit na value. Diba? Tandaan nyo. But mamaya, madadaanan natin. So, merong yung, ayan, ayan yung tinatawag na SI units, tsaka yung metric system, eto yan. Eto naman yung English system, eto yung mas sinauna. Sa Tagalog, eto yung mga isang dangkal, isang dipa, yan yung mga English system or yung mga luma. Although, iba yung tawag doon. But, yun yung mga kasabayan yan eh. Ayun o, kaya nga tawag, 1 foot, 1 slug, 1 inch, 1 ton, 1 pound, 1 gallon. Ibang klase yung batayan nila dati. So, but ginagamit pa rin natin ngayon. So, ayan yung mga conversion nila. So, try natin. Sensya na maliit yung space, hindi ko nalakihan, but tsaga-tsaga na lang. Dito muna tayo sa 15 meters.
15 meters to feet. Okay? So, paano gagawin natin dyan? Pinakauna, kunin mo yung mga may conversion na related sa kanya. So, ano yung mga related sa feet tsaka meter? Ito pala. O, tapos ka na agad. Meron na kasi. 1 meter is equals to 3.2808 feet. Pag nakuha mo na yan, kunin mo yung given mo. Ano ba yung given mo? 15 meters. Multiply sa eto, makinig. Itatapat mo lang yan. Kung meter yung nasa taas, dapat meter din yung nasa baba. Next. Yun lang, ganun lang kadali. Kung meter yung nasa taas, dapat yun rin yung nasa baba para makancel mo siya. Next, balik ka dito sa nakuha mo kanina. So, ilalagay mo lang. Nasaan ba yung, ano ba yung nakalagay sa meter? 1. Ano yung nakalagay sa feet? 3.2808 feet. Cancel mo yung meter. Cancel mo yung meter. Again, next. After nyan, pag nasa taas, ayan, pag nasa taas, i-multiply. Pag nasa baba, i-divide. Dito sa case na to, multiplication. So, simple lang. Esensya na walang calculate dito sa iPad. So, 15 times, kumuha ng calculate, wag hintayin yung sagot ko, itry. 15 times 3.2808. So, pag kinalculate nyo yan, ang lalabas, 49.212 feet. Yun na ba yung final answer? Yes. Natapat na madali kasi may given na ganito eh. Kasi pwede yung dumaan muna sa inch. Ayun o. Yung pwede muna yung dumaan sa yung feet gagawin mong inch. Yung inch gagawin mong cm. Yung cm gagawin mong meter. Pwedeng ganun eh. Pwede. So, sige, try natin. So, total, dito naman talaga topic natin. 15 meters. O, meters yan. Dapat, yung meter mo, pabaliktad lang yan eh. 15. So, meter yan, diba? So, dapat, hanap ka. Pinakamalapit yan, eto eh. Yung cm. So, tignan nga natin. So, 1 meter, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Ilang centimeter? Ito yun, no? Yung cm. Pala sa kabila. Ayun, no? C, kaya nga cm. Ayun yung abbreviation nila. So, ilang zero yan? 1, 2. So, dalawang zero, 100 cm. 1 meter. Next, kung cm yung nasa taas, dapat cm din yung nasa baba. So, ano yung sumunod mong ano? Ito, inch. So, 1 cm is equals to 0.3937 inch. Next, kung inch yung nasa taas, inch din inch naman yung nasa baba. Ano yung inch mo dito? 12 inch, 1 feet. Napunta ka na ba dun sa goal mo na feet? Yes. Ibig sabihin, tama yung pinagagawa mo sa buhay mo. So, 1, cancel mo yung meter, cm, cm, inch, inch. O, ano yung sinabi ko kanina? Pag nasa taas, i-multiply. Pag nasa baba, i-divide. So, 15, dire-diretso lang yun sa calculate, times 100, times 0.3932. O, nasa baba na. Diretso mo lang. Divided by 12. Ano lumabas? 49.15. Magkalayo ba? Hindi. So, medyo nagka-iba lang yan sa mga round off nung mga tawag dito? Nung conversion. Kasi ito, malamang yun, may round off yan. Pati itong sa inch. So, ayan. Halos the same lang. Pinakita ko lang yung long method kasi may mga problems na ganyan. Okay? Again, ito yung pinaka-lesson natin. Kaya, dinidikdik ko sa inyo. Next. O, ito. Madali. Convert 40 gigabytes to kilobytes. Yung bytes, hindi lang natin nalagay dito, pero pwede naman dito yan, bytes. So, saan daw siya? From kilo to giga. Eto, oh. So, mapapansin nyo dito,
eto 1, 2, 3. Pagdating dito 6, 9, 12. Kasi eto, kada move mo, isang 0 lang. Isang 0 lang yung dinadagdag mo. Pero pag nag-jump ka dito, tatlong 0 na. Ayun o, 6, 9, tatlong 0 na yan. Okay? So, bilangin natin from kilobyte to gigabyte. So, 1, 2. Kaso nga lang, ang bilangan ng 0 dyan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ilang 0 yan? Oh, 6. So, ano mas maliit? Kilo, giga. Kilo. So, syempre, sa isang gigabyte, o 1 GB, ilang KB daw? 1 million KB, kilobytes. Ito, class, tandaan nyo na, I mean, common sense na to eh. Syempre, yung 6 na 0, ilalagay mo sa kilobytes. Alam nga namang 1 kilobyte, 1,000 GB, may ganun ba? Hindi. Diba, alam nyo sa cellphone nyo yan, pag KB, ibig sabihin, yun yung maliit. Sa isang gigabyte, ilang kilobyte meron? 1 million. Okay, so tandaan natin, ang basic na yun, tignan natin kung sino yung mas malaki, sino yung mas maliit. Syempre, yung malaki, malaki yung value, kaya 1 million yung katumbas niya. Yung maliit, syempre, pag binaligtad mo yan, maliit yung value. Diba? So, sulat natin, basic pala itong isang to, 40 gigabytes, pasensya nyo na, G yan. Oh, kung GB yung nasa taas, GB dapat yung nasa baba. So, 1 GB is equals to 1 million kilobytes. Oh, basic. 40 times 1 million, edi 40 million unit KB. Basic. Next. Oh, eto. Medyo mahirap. Pahirap na tayo ng pahirap. 120 kilometer per hour to meter per second. Oh, isa-isahin muna natin. Hanap tayo nung conversion ng kilometer to meter. Nandito ba yan? Yes, nandito yan. Ito si meter, ito si kilometer. So, bilangin lang natin. 1, 2, 3. Ilan yung bilang ng 0? 1, 2, 3. So, ilan yung 0 niya? 1,000. Sabi ko lang kanina, common sense. So, ibig sabihin, si 1 kilometer, merong 1,000 meter. Siyempre, alangang mas, diba, alangang sa isang kilometro, diba? Ay, sa isang metro, 1,000 kilometer. So, baliktad, isang kilometro, mahaba yon. Ano yung nilalaman niya? 1,000 meter na mas maliit. Next, R to seconds. So, isa-isahin muna natin. Sa 60 seconds, ilan yun? 1 minute. Sa 60 minute, ilan yun? 1 hour. Try na natin. Sa isa lang naman to eh. 120 kilometer per hour. Pwede mo na munang i-cancel si kilometer. So, kung kilometer dito, sa taas, I'm sorry, kilometer din sa baba. So, ayan. Next. So, ano yung nasa taas ni kilometer? 1,000 meter. So, cancel na to. Cancel na. So, napunta ka na ba dun sa goal mo na meter? Yes. So, tama na to. Next. Yung R naman yung i-cancel mo. So, kung R yung nasa baba, dapat siya yung nasa taas. So, 1R. Ito siya eh. Next, ano yung kasunod ka-partner niya? 60 minutes. So, cancel yung R. Next, yung minutes naman. So, dahil nasa baba yung minutes, lipat mo naman siya sa taas. So, 1 minute, eto siya, 60 seconds. Oh, simple lang. Ano yung sinabi ko? Pag sa taas, i-multiply. Pag sa baba, divide. So, 120 times 1,000 divided by 60 divided by 60. Ano yung kalinalabasan? 33.33. Ano yung unit natin? Meter per second. Ganon siya kabilis. Sa isang segundo, naka 33 meters. Ganon kabilis yung sasakyan or kung sino man yan. Next.
Ito, sige, ito assignment. Madali lang yan, ha. O, inches to meter. Inches, nasa yung inches? Eto, igagamitin mo yan, tsaka yung meter dito. Diba, simple. Eto, mahirap. Tingnan maigi. Ang hindi ko pa pala nasulat na conversion is 1 milligram, isulat to, ha, is equals to 1 gram is equals to 1 cubic centimeter. Ano ibig sabihin yan? Sa isang sentimetrong kwadrado, isang cube na 1 cm yung sukat bawat side. Ano ibig sabihin yan? Ang malalagay mo lang dyan, I'm sorry, ano pala to? 1 ml. Ang malalagay mong tubig dyan, tubig, ah, ang malalagay mong tubig ay, pag naglagay ka ng tubig, ang malalagay mong tubig, 1 ml. Pag tinimbang mo yung tubig, 1 gram. Okay? Sa tubig lang yun. Kasi iba-iba yung density, eh. Iba-iba yung volume. Try natin. So, 15 liters to cubic meter. So, game. 15 liters multiply natin sa ano muna? Saan muna natin i-multiply? Si liter to cubic centimeter. So, try natin. Ito muna tayo, oh. 1 ml. Tsaka tayo pupunta dito sa 1 cubic centimeter. So, ang given natin dyan, oh, bilangin natin, ah. Sa ml, ayan, oh, 1 milliliter, 2 liter. 1, 2, 3. So, tatlong zero. So, sa 1 liter, may 1,000 ml. Okay? Ano pa? Next. Cancel, cancel. Sa 1 ml, oh, ano pa? Sa 1 ml, ano meron sa 1 ml? Merong 1 cubic centimeter. Okay? Yun nga lang, ang problema natin, I'm sorry, kaya pala ako medyo nalilito. Ang problema natin, i-convert siya sa cubic meter. Ito, oh. Hindi siya cubic centimeter. So, ito, I'm sorry, ito, kailangan nating gawing etong cm, diba? Kailangan natin maging meter. Ilan ba yan? Meter to cm. So, meter to cm, ito si cm, 1, 2. So, dalawang 0, 100. Yan lang yung malalagay mo dyan. Next, solve na natin. Ang mangyayari dyan, ito, mumultiply mo. So, ito pala, cancel. So, mumultiply mo yung 15, multiply mo sa 1, cancel. Ang problema, kailangan, etong cm dito, maging cm cube. So, paano natin gagawin yon? Para maging cm cube siya, i-raise mo siya sa 3. Okay? I-raise mo siya sa 3. Ang kakalabasan niyan, 15 times 1,000, sinorkat ko na, times, oh, eto, 100 times raised to third power. So, tatlong beses mong imumultiply si 100 sa sarili. 100 times 100 times 100. I'm sorry, may mali tayo dito. Baliktad pala. So, 100 cm, 1 meter. Diba? So, again, imumultiply mo siya sa tatlong beses niya. Diba? So, eto magiging 1 meter cube. Kasi, dinistribute mo yan, eh. Madidistribute tong exponent, eh. Eto naman. So, 100 raised to 3. 100 times 100, 100. Ang kakalabasan yan,
6 na 0 or 1 million cubic centimeter. So, paano ngayon isosolve yan? 15 times 1,000 divided by 1 million. 15 times 1,000 divided by 1 million. Ang lalabas, 0.015 meter cube. Ulitin ko ah, baka syempre. Pero ito talaga yung pinakamahirap sa conversion na yan, yung mga cube na yan. So ulitin natin. Ang given natin, 15 liters to meter cube. So kinuha natin si 15 liters, pinakamalapit siya dito sa liter tsaka ml. Dito siya pinakamalapit oh, kaya kinuha natin yung ml. So sa 1 ml, ay sa 1 liter, 1000 ml. Next, nung nandito na tayo, pumunta naman tayo dito kay cubic centimeter. Ito siya. Kaya sinulat natin siya dyan. Next, from centimeter, ang hinahanap sa problem, meter. Kaya kinuha din natin siya. 1 meter, 100 cm. Ang naging problema na naman natin, again, ito cubic centimeter, ito meter lang. So, kailangan natin siya maging cubic meter. Paano ulit yung ginawa natin? Kinuha lang natin yung conversion na 1 meter is equals to 100 cm. Ano yung ginawa natin? Kinube natin sila. And then, dinistribute natin. Ito raised to 3, ito raised to 3. Nung ni-raise to 3 natin tong 1, syempre 1 times 1 times 1, 1 pa rin yan. Pero yung ni-raise to 3 natin tong 100, ano nangyari? 100 times 100 times 100 naging 1 million. Kaya yan yung kinalabasan. 15 times 1,000 divided by 1 million. Tandaan, yan yung pinakamahirap dyan. Ito, paspasan na natin, madali lang naman to. Sa scientific notation, simple lang yan. Sabi dyan, ito yung way para madali nating masulat yung mga different, yung mga mahabang numbers. Kasi may mga numbers talaga sa science na sobrang laki. Diba? Kaya, ito yon. So, it's called, this is proper notation, called scientific notation, single non-zero digit to the left of the decimal point. Oh, so, simple lang yan. Pagbigyan natin hanggang isa or dalawang decimal point, pwede na. Pagbigyan natin, kasi may mga ibang problem talaga na ganun. Pero kadalasan, maybe isa or dalawa. Ang mahalaga dyan, single digit. Hindi pwede tens. Lagi mong gaganyan, no? Sa 1. Kagaya nito. Yung 1, yung 12 million magiging 1.27. Or, dahil 5 yung katabi niya, 1.28 times 10 raised to, ilang place value ba yung kinuha mo bago dito sa first digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raised to 7. Yan lang kadali. Next, ito. So, ito simple lang. So, 1.1 times 10 raised to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, times 10 raised to 21. Diba? Ito. 4.54 times 10 raised to 3, 6, 9. 10 raised to 9. Basic. Diba? Next, scientific significant figure. So, ito naman hindi masyadong gamit eh. Pero, daanan na natin. Paano mo malalaman yung significant figure? So, yan yung mga rules. Pero ang pinaka basic nyan, gaganito ka lang oh. Pag nakatapat ka na ng non-zero digit, bilangin mo na yung digits na natira. So, ilan yung digits na natira? 1, 2, 3, 4. So, 4 significant figures. Eto. Ilan yung natirang digit? Kasi nakapunta ka na sa non-zero digit, which is 4. So, 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Eto, hanggang makarating ka sa non-zero digit, 1, ilan yung natira? 1, 2, 3. 3 significant figures. Eto, dun. So, 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Eto,
So, 1 significant figures. Ito, 3 significant figures. Basic. Precision and accuracy. So, sabi dito, accuracy of measurement describes how well the results agree with an accepted value of quantity being measured. Precision refers to the degree of exactness to which a measurement can be reproduced. So, ibig sabihin ng accuracy, yung pinakalapit niya dun sa true value. Kunwari, yung 1 kilo, pinakamalapit, di 1, o kaya naman 0.99. Yun yung accuracy. Kumbaga, malapit na malapit ka na sa bullseye. Ang precision naman, ano maganda dito? Ito yung frequency. Kahit ilang beses niyang sukatin, laging tama. Yun ang ibig sabihin ng precision. Ano naman meron sa variance, saka standard deviation? Topic nyo na to sa statistics. Ito yung pagkakalapit-lapit ng mga average. Diba, kawari, sa room nyo. Ano sa tingin nyo mas maganda? Magkakalayo yung average or magkakalapit? Siyempre, maganda magkakalapit yung average. Kunwari, lahat ng average yung mataas, magkakalapit, edi okay. Di naman maganda yung isa sobrang taas, iba sobrang baba. Diba? Hindi maganda yun. Graphing of data. So, yan, pinakita lang yung graph. Nice to know lang naman yan. So, pinakita lang yung graph. Meron kasing mga sa problem sa physics na pinapadescribe sa atin yung mga certain scenarios. Gumagamit tayo ng graph. Okay, sa exercise, yan, gumawa daw ng diagram dun sa topic natin kanina. Ayusin yung diagram, mas kumpleto. And eto, duktungan nyo to, yung social science. Ano yung mga example nyan, tsaka yung applied, tsaka yung biological. Duktungan. Sinabi ko ah, pag mali yung nasa assignment mo, ibig sabihin, hindi ka nanood ng video. Eto, i-convert. Pagka-convert, yung sagot nyo sa conversion, gawin yung scientific notation. Yung kanina, yung 1 point something, yun. Yung sagot nyo dito sa B, i-convert sa scientific notation, isulat nyo dito sa C. So, yun lang. Sana naintindihan. And sipag-sipagan ngayong online classes natin. Alam ko mahirap, but lahat tayo nag-a-adjust, pero gawin natin yung best natin. So, yun lang, maraming salamat and God bless, grade 12.